Nag-trending ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos ang tila matapang na pagbanat kay Franz Castro at mga kaugnay nito sa isyu ng budget at mga kontrobersyang politikal. Sa kanyang pahayag, hindi nagpaawat si VP Sara sa pagbibigay diin na ang mga batikos ay bahagi ng pagpapabagsak sa kanyang opisina, na ngayon ay lumalaban para sa mas malaking transparency para sa mga proyekto. Dahil dito, naglabas ng reaksyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ayon sa ilang ulat ay tila naging maingat at bahagyang naiirita sa mga kasalukuyang kaganapan. Sinabi ng ilang malapit sa Pangulo na hindi maiiwasang maapektuhan ang administrasyon sa kaliwat ka ng isyu na hinaharap ng kanyang mga kaalyado. Patuloy niyang hinihimok ang pagkakaisa, ngunit ramdam ang tensyon sa mga pahayag na magkabilang panig. Samantala, umani ng suporta si VP Sara mula sa mga kaalyado tulad din na Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla. Nananawagan sila ng masusing investigasyon sa mga aligasasyon upang matigil na umano ang kalituhan at siguruhin ang patas na laban. Ayon naman sa publiko, panahon na para humarap ang mga may sala at tigilan ang sisihan. Patuloy ang mainit na diskusyon sa isyong ito at inaasahan ang sagot mula kay Franz Castro sa mga susunod na araw. Kababayan, basahin nyo, isulat nyo, at i-post nyo, i-mayday nyo, ipakita nyo ang pagsuporta nyo sa panawagan itong si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng accountability at malaman natin kung nasa tamang katinuan itong si Marcos Jr. at ang kanyang mga kasama. Mandatory hair follicle drug test, yan ang panawagan ng bawat isang Pilipino ngayong mga panahon na to. I-picturean nyo lang ho, nahawak nyo to at i-post nyo ho sa inyong mga social media accounts. Nakita lang ho natin to kay Ma'am Joey, no? Kaya ginawa natin. Kayo din ho, gawin nyo na para kahit hindi ho kayo makadalo sa mga iba't ibang sa mga pagtitipon na ginaganap sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, kahit sa social media lamang ho ay makita ng mga opisyal ng ating pamahalaan na napakarami na ang nananawagan sa ating Armed Forces of the Philippines na dapat masiguro natin na yung mga namumuno sa atin hindi mga durugista. Kopyahin nyo lang ho, i-post nyo, tapos isulat nyo. Mabilis lang ho yan, mga kababayan. Ngayon na nga, mga kababayan, nakita nyo naman ho kung paano sinagot nitong si Vice President Sara Duterte, itong si Franz Castro. Pero bago ho natin panoorin yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ngayon na nga, mga kababayan. Nagsalita na ho itong si Bangag kaugnay doon sa di umanong death threat nitong si Vice President Sara Duterte. Huwag ho kayong mag-alala, Mr. President. Hindi ho kailangang kahit isang daliri ni VP, hindi ho niya kailangang iangat para merong mangyaring masama sa inyo. Ha? Ang tadhana ho ang magdidesisyon. Kahit ako naman hindi ko pagbabantaan yan. Ha? Kahit na papaano, marami ho siyang naloko nung nagdaang eleksyon. 31 million na Pilipino ang naloko ho ng mama na yan. Ngayon, kung ano man ang desisyon ng tadhana dito sa mama na to, ang tadhana na ho ang bahala sa inyo. Kung magurgurman kayo sa pagpupulburo nyo o kung ano man mangyari sa inyo, wala na ho kaming pakialam doon. Pero ang sigurado namin dito, sa ayaw sa gusto nyo, bababa kayo sa 2028 at ang papalit sa inyo, itong si Vice President Sara Duterte. Natakot tong si Bangag. Sir, itulog nyo lang yan. Ha? Yung paranoia na nararamdaman nyo ngayong mga panahon na to, baka ang pulburon ho nagsasalita dyan. Ha? Hinay-hinay lang ho kayo sa kakabanat. Napakaduwag nyo pala. Kala ko pa naman. Sabi ni Tatay Digong, kung hindi mo kayang itaya ang buhay mo, ha, sa pagiging presidente, kung hindi mo kayang magurgur, anak ng toka, umalis ka dyan. Walang mangyayari sa Pilipinas, kaliwat kanan na korupsyon, ibang klase ho. Dyan pa lang ho sa mga reacts, ha, makikita na ho natin na nandami hong galit dito sa mama na to. Parang nararamdaman na ho natin sa mga susunod na araw, ang comment section no ho nitong si Marcos Jr., mawawala na rin. Pakinggan ho natin ang mga banat nitong si Marcos Jr. King. Pahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Oh. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at... Totoo! Ina mo!
Ina mo, totoo. Silang dalawa ni Ramos. Po, ina mo. Oh, di totoo? Kapatid mo nga ba si Amy? Anak ng tokwa, huwag nga tayong magluwan dito. Ang pagbabanta ng plan... Oh, sa totoo lang, hindi ba ang ina mo? Anong ipapatay ang ilan sa atin? Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano... Brad! Huwag kang masyadong nervyusin! Ha? Huwag kang masyadong mapaparanoid! Nakakapagsalita ka pa sa media, oh! Kami nga dito, tadhana na lang... Ibinibigay na namin, ha? Sa pihit ng tadhana kung anong mangyayari sa'yo. Hinay-hinay ka sa pagpupulburon mo, Brad, ha? Ano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapat... Nako, ang daming... maging sikato niya yung sinabi na niya. Imbis na sagutin mo yung mga aligasyon ng korupsyon sa administrasyon mo, yung banta sa buhay mo, inaatupag mo, walang yaka. Ha, walang yaka talagang Marcos Jr. ka. Ang daming korupsyon. Nagbebenta ng mga proyekto. Ha? Yung mga mismong congressman, sila contractor, mga magulang nila. Rog Gutierrez, shoutout sa'yo, walang yaka din. Inaalala mo yung ano mo, yung threat na yan. Walang threat sa'yo. Hindi ka kailangan galawin ni VP Sara o kung sino mang Pilipino. Ha? Hahayaan ka lang namin na wasakin ka ng sarili mong libangan, ika nga. Palampas. Yan ay aking papalagan. Papalagan. Baka iba'y pinapalagan mo, Brad. Papabain mo muna yung ano mo bago ka pumalag. Democratic country, We need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng executive department, At lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan. Oh, basa tayo isa sa mga nag-comment sa kanyang video. Resign ka na po, maawa ka sa amin. Isa pa, basa tayo. May natupad na ba? Nasaan na ang tag 20 na bigas? Oh, yan ang sagutin mo. Ay may sinumpaang tungkulin. Natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan. Basa pa ho tayo. Nakuha mo ang suporta namin from Duterte family. Salubungin mo. Sinusugod ka ng sambayan ng Pilipino mismo sa Facebook page mo. Walang yan. Sa paghahanap ng katotohanan. Solid, hindi Duterte. Na sanang hahantong sa ganitong drama. Kung sasagutin lamang. Eto na. Mahal pa rin po ang bigas. Yung 1K po hindi pa aabot ng isang linggo. Na. Ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ngayon alam nyo na ho mga kababayan, huwag na ho kayong magtanong kung saan nagmumula lahat ng pangwawasak na yan kay Vice President Sara Duterte. Pasimple ka pa lang, yaka. Eto, ulitin natin. Ulitin ho natin, ha? Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos... Mga kababayan, ha, ngayon ho alam nyo na kung sinong tumitimon, hindi ho si Tambaluslos. Hindi ho si Tambaluslos. Sundalo lang din ho yung si Tambaluslos. Ang lahat ng nangyayaring kaguluhan sa ating bansa, yung bangag na yan, ang may pakana. Okay? Hindi ho si Elisa Araneta Marcos. Ha? Mukhang nasa matinong katinuhan ka naman. Medyo wala naman tama pulburin ngayong mga panahon na to. Tingnan nyo naman ho. Nakakapagsalita ng diretso. Hindi ho siya nagra-rap, di ba? Pagka ganyan di siya nagra-rap, nasa tamang katinuhan siya. Ngayon, binabasa niya. Wala akong pakialam, binabasa niya. Hindi niya ba naiintindihan yung binabasa niya? Gusto din ho niya at alam niya sa sarili niya na siya ang may pakana lahat ng nangyayari na yun. Lahat ng kapalpakan sa ating bansa. Di ho natin pwedeng isisi kay Lisa Araneta Marcos. Di ho natin pwedeng isisi dito kay Tambaluslos. Oo, mga kasangkapan sila sa mga kapalbalan ngayon sa ating bansa. Pero ang promotor ho sa mga korupsyon at kawalang progreso at kawalang pakialam sa mga kababayan natin naghihirap ngayong mga panahon na to, yung hong pagmumukha na yan ang huwag niyong kakalimutan. Tuloy. Na sana ang usapang ito kung tuto pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo
at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay. Hindi matutuldukan niya, Brad. Huwag kang manawagan ng ganyan. Nag-uumpisa na kami, Brad, oh. Yan, oh. Oh, oh, baka hindi mo nabasa. Nag-uumpisa na kami, oh. Nananawagan na kami sa AFP. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Nananawagan na kami dahil dyan sa bangag na yan, oh. Ito, ho. Ha? Yung panawagan na yan, eh dahil dyan sa mama na yan. Ah, dahil dyan sa mama na yan, di ho natin malaman kung bangag ba nasa tamang katinoan yung mama na yan. Kaya sumulat na ho kayo, ha? Gawa na ho kayo ng ganito, at i-post nyo sa inyong mga social media accounts. Ha? Yan ho, napakabilis lang. Wala pang isang minuto. Sulat nyo na ho. At magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako. Brad, kabahan ka na! Danungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng... Tanga ka ba? Ba't di mo gagalangin? Pabor sa'yo ginagawa nila eh. Hindi naman pabor kay BP Sara eh. What if ikaw na i-impeach sila, pabor ka pa rin ba? Gagalangin mo pa rin ba? Ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasa ilalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas. Rule of law daw. Kumusta naman yung rule of law doon sa 5,500 flood control? Rule of law. Ah, doon sa walang habas na korupsyon ngayong mga panahon na ano rule of law pinagsasabi mo? Magpa-pulburon test ka, Brad. Magpa-hair follicle test ka. Bago mo kami paandaran ng rule of law, latagan mo muna kami ng resulta ng hair follicle test. Oh, huwag mo kami paandaran ng rule of law. Sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Wow, burak ng politika. Nananahimik kami dito, ha? Actually, sa totoo lang ho, mga kababayan, kahit na walang content, walang mapag-usapan sa PH update, basta maayos ang bansa, okay na ho tayo dun. Real talk, ha? Makakagawa naman tayo ng ibang content. Marami naman pwede dyan, eh. Diba? Pwede kumain, magluto, pwede naman dyan, eh. Diba? Pero yung sasabihin mo na hinahatak, ha, ng nitong si BP Sara, yung mga isyo. Kayo ang humahatak pa baba. Mula nung naupo ka bangag, lahat na lang, ha, korupsyon. Kaliwat kanan ng korupsyon. Gutom. Ha? Ano pa? Flood control. 520 pesos na bigas. Suporta sa mga magsasaka. Nasaan na? Galang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Ano to ako? Magtrabaho daw. Paano magtatrabaho? Ginugulo nga ng... Ginugulo nyo nga usapan. Ngayon, yari lamang ginulo nyo, eh mananawagan na kami sa AFP. Kayo sa AFP... Chief of Staff, Browner, Romeo Browner, mahiya ka naman, nakakatulog ka pa ba ng pagkagabi? Hindi natin malaman kung itong mama na to ay nasa tamang katinoan. Baka pagsara ng pinto dyan sa Malacanang, wala silang ginagawa kundi nagpupulburon. Baka hindi na nga ho sila bumibili. Doon na sila nagluluto. Paano ba linuluto pulburon? Arena lang naman yan, tsaka asukal, di ba? Luluto-lutuin lang na gano'n. Tapos sabay singhot nila. Yun ang katotohanan doon. Habang itong si Vice President Sara, eto ho, ha, nakita nyo ho kung gaano karami ang reacts. Ha? Nakita nyo naman, tignan nyo ho kung gaano karami. Ha, pinagtatawanan ho ng sambayan ng Pilipino itong mama na to. Habang itong ating napakaganda at napakahusay na Vice Presidente, yan ho ang reacts na nakukuha niya sa sambayan ng Pilipino. Puro pagmamahal. 7.7 million napilitan ho si Bangag na gumawa ng video niya na merong
92,000 views. Kay VP Sara, habang yung reakso, talagang grabe naman yan. Ha? Pinagtatawa na nung kayo ng sambayan ng Pilipino. Itong si VP Sara, simple lang. Nakakuha lang naman ho siya ng 7.7 million views. Yan ho talagang, yan si Marcos Jr., di naman ho sumasagot sa issue yan. Tahimik lang ho yan. Noong nagsalita si VP Sara doon sa kanyang official Facebook page, bigla ho siyang dumaldal. Tignan nyo naman. Ha? Kita nyo ho yung reacts ni VP Sara. 332,000 reacts. Ha? At kaisa ho tayo dyan sa reacts na yan. Nakakuha ho siya ng heart tsaka like. Ha? Habang itong si Marcos Jr., tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Yung mga trolls kulang pa. Labas pa kayo ng bilyon at milyon para bayaran yung mga reacts na yan. Huwag ho kayong mag-alala, Mr. President. Huli nyo na ho yan. Ito na ho mga kababayan. Rekta na ho tayo dyan sa House of Representatives. Proper. Game. Rekta ho the tayo first ito. To interpolate is the Honorable Congressman Acop. Si Acop po, mauuna. Pakinggan natin mga tanong nitong si Acop. Ano oras kaya magtatanong itong si Congressman Rodante Marculeta? Grabe ho itong mga nangyayari na to. Sa totoo lang. Thank tayo you, hindi Chair. Natutuwa sa mga nangyayari na to. Kasi habang tumatagal ho itong usapin, eh dumadami din ho yung ating mga kababayan na gumagawa ng mga ganitong klaseng placards at ipinopost ho nila sa kanilang mga social media accounts. Ngayon, kayo dyan sa AFP, hihintayin nyo pa ho ba na umabot? Ngayon, nasa social media pa lang eh. Alam naman ho natin, napakahirap ng buhay. Hindi basta-basta makapag-leave, makaalis sa trabaho, yung mga kababayan natin gusto makaisa kay VP Sara. Kaya dito sa pamamagitan ho, itong mga ganitong klaseng post, eh, gawin na ho natin. Sabay-sabay ho natin i-post ito. Yung 32 million, lumabas ho tayo. Kung hindi ho tayo makakalabas sa daan, labas ho tayo sa social media. I-tag nyo ho yung AFP. Ha? I-tag nyo ho Armed Forces of the Philippines. I-tag nyo ho sa gagawin nyo at ipopost nyo na placards na to. May I ask Mr. Edward Farda? Mr. Farda, you were the special disbursing officer during the period when Vice President Sara Duterte was the Secretary of DepEd. Your Honor, Mr. Edward Chair. Farda, you're recognized. Your Honor, Mr. Chair, I confirm. Thank you. Would you also confirm the three land bank checks, each amounting to 37.5 million were issued to you as payee and were encashed by you? Would you confirm that? Mr. Parda, you are recognized. Your Honor, I confirm. Thank you. And would you also confirm that you certified the correctness of the liquidation reports on the use of the DepEd confidential funds, and in fact, issued the corresponding certification? Would you confirm that? Mr. Chair, pwede pong paulit lang po ng question regarding doon sa issue ng certification? Congressman Ako, please continue. Please repeat. Yes, Mr. Chair. Mr. Farda, can you... Did you certify to the correctness of the liquidation reports on the use of the DepEd confidential funds and in fact issued the corresponding certification? Mr. Chair, wala kaming kakampi dito, walang maka-point of order para sa amin. How can you ask a resource person without giving Madam him Vice... copies? Without giving him Mr. copies? Chair, point of Madam order, Vice Mr. Chair. President, please wait to be recognized. Give him copies. Point of order. What is the point of order of the Honorable Yes, Mr. Chair. Representative Acop is asking our resource person, why is it that the Vice President is batting? Yes, ma'am. The point no, of order. Kasi wala kami kakampi dito, ma'am. Pero dapat walang makapoint of order. Well, point of order.
Tapong nitong si Franz Castro, kala mo talaga may binuga. Magumanda-anda ka, madam, ha? Pagka na, dumaan ka dito sa lugar namin, pagka hindi ka na congressman, babato hindi kita ng bulok na kamatis. No? Ang alaw niya talagang uubra siya dito kay VP Sara. Akala ho nila, pagka nagpunta dyan si VP, pagka gumagawa sila ng kalokohan, eh papalampasin lang nitong si Vice President Sara Duterte. Eh, hindi ho nila alam, kahit na kayo ay mga congressman pa, mantakin niyo mga kababayan, lahat ho, eh talagang babalik ta rin nila. Lahat ho, eh lahat susuwayin ho nila. Basta masunod lamang ho ang kanika nilang mga kagustuhan dyan sa House of Representatives. Yung mga roles nila, eh papalipitin nila. Ha? Pipilipitin nila. Yung kanilang mga tradisyon, eh kakalimutan ho nila. Ganyan ho sila dyan sa House of Representatives. Kaya hindi ho tayo magtataka kung isang araw, eh pagka lumabas sa karsada ang sambayan ng Pilipino at dumating yung punto na merong kailangang isarang establishmento dito sa bansa na to, sa tingin ho natin, ilalagay ho namin ang sikap dado dyan sa loob ng House of Representatives. Ipapatrabaho namin sa kanya lahat ng dapat trabahuhin dyan sa loob niya yan. Kapdado! Sa inyo ho namin ipapangasiwa yaang mga alaga nating buhaya dyan sa house. Sa tingin ho namin, eh, matataba na yung mga yan. Pwede na ho nating katayin. Walang papasok at lalabas ng mga bulwagan dyan sa batasang complex pag dumating yung punto. Alam nyo na ho kung ano yung darating na yun. At si Kapdado, sampu ng kanyang mga kasama, ang magbabantay dyan sa house. Babantayin para hindi pasukin ng mga masasamang loob. Ay mali, para hindi lumabas yung mga masasamang loob. Nasa loob na pala yung mga masasamang loob. Matataba na yung mga buhaya, pwede nang katayin. Oh. Sige, usap lang kayo. Oh, turuan nyo yung si ano, yung si neophyte congressman, yung si Joel Chua. Wala naman kasing alam, mga tanga din kasi kayo eh. Ah, simple lang naman, bakit hindi nyo binigay kay ako, veteranong congressman? Bakit hindi nyo binigay dito kay Boy Boldstar, veteranong congressman? Bakit hindi nyo binigay dito kay Paduanong Laging Galit, ha? Pat veteranong congressman, ba't binigay nyo sa neophyte? Isinubo nyo siya sa ano eh, sa... Nakanantoko ah. Yan ang problema ninyo ngayon. Paano nyo aampatin ang galit ng sambayan ng Pilipino sa inyo? Paano nyo aampatin? Kasi ngayong mga panahon na to, marami na akong nagsasalita sa social media at marami sa ating mga kababayan, eh sobrang dismayado. Sobrang galit na ho sa mga nangyayari na yan dyan sa House of Representatives. Grabe, rinekta na ho nitong si BP, oh. Linapitan niya na ho. Ha, linapitan niya na ho itong si... itong mga miyembro ng Committee on Bad Government. To ask COA. Sige. Tuloy natin. COA, would you agree that three land bank checks, each amounting to 37.5 million, were issued to Mr. Edward Farr, the ASPEI? Attorney yes. Camora, you are recognized. Yes, Mr. Chair. And did Mr. Edward Farr certify to the correctness of the liquidation reports on the use of the debt and confidential funds, and in fact issued the corresponding certification? Yes, Mr. Chair. Yes. And si Attorney Camora, hindi na rin ho siya natutuwasan. But paano tumabay itong si Attorney Camora? Anong nangyari, Madam? Ano, stress eating ka, ganon? Mr. Fajarda and Madam Acosta also prepared the corresponding accomplishment reports for the use of the debt and confidential funds. Would that be correct? Mr. Fajarda, yes, Mr. Chair. Could you please repeat your answer, Madam? For Mr. Fajarda, for debt and Mr. Chair. Yes. Now, may I know, Mr. Edward Fajarda, si Ms. Sunshine po ay asawa po ninyo? Yes, Your Honor, you're correct. Yes, and Ms. Sunshine Farda, nagtatrabaho rin dun sa office ng Vice President. During DepEd po, kasama po siya. Yes, thank you. Now,
Mr. Chair, para lang ma-recall po natin, si Miss Sunshine ang pinangalanan ng ating mga resource persons natin noong mga nakaraang hearing na nag-abot ng payola money sa mga empleyado ng DepEd at sinasabi niya na ito ay galing kay Vice President Sara. Bagay na bagay sa kanya ang kanyang pangalan. Talagang sunshine siya dahil paano ba naman hindi iilaw ang mukha mo pag naabutan ka ng pera. Meanwhile, si Mr. Farda naman ang pinapangalan nung nakaraang hearing na nung una ay nagproproseso ng payola money through land bank payroll accounts ng field personnel pero due to supposed security reasons, hiningi niya ang personal ATM account numbers para doon na lang ipapadala ang payola ng field personnel effectively bypassing the official documentation of all the transactions. In short, Mr. Farda, kayong mag-asawa ay nagtatrabaho para kay Vice President Sara. Tama po ba? Mr. Edward Farda. Yes, Your Honor. Yes. Kayo ni Miss Sunshine ay galing sa Davao. Tama rin po ba? Yes, Your Honor. Bago kayo nagtrabaho under DepEd with Vice President Sara as the Secretary, si Miss Sunshine ay nagtrabaho for VP Sara nung siya ay Mayor ng Davao City. Tama po. Mr. Parra? Yes, Your Honor. In other words, Mr. Farda, lumipat kayo ng Maynila to serve under the office of the Vice President and in DepEd. Tama rin po ba? Your Honor, yung po kasing asawa ko nasa Manila, so kung ako po ay nasa Davao, so I decided na mag-apply po ako sa DepEd, kaya nagkasama po kami. Noong si Vice President Sara ay nakabase po sa Davao as the City Vice Mayor, hindi po kayo part ng kanyang staff. Tama rin po ba? Tama po, Your Honor. In short, bago kayo naging SDO or Special Disbursing Officer ng DepEd, wala po kayo involvement kay Vice President Sara. Yes, Your Honor. Correct. Dahil sa inyong asawa, si Miss Sunshine, kayo po ay nakilala ni Vice President Sara. Tama rin po ba yun? Yes, Your Honor. Sa makatuwid, tama rin po ba na ang pagiging Special Disbursing Officer ninyo ay ang first job nyo kay Vice President? Your Honor, Executive Assistant po ako bago po ako naging SDO. So, hindi ito ang first time na trabaho po ninyo kay Vice President? Executive Assistant. Yes. Ang SDO appointment, ang SDO ay isang appointment by the head of office. Would you agree with that? I believe po trust and confidence po. Oh, pero nag-appoint yung head of office. Opo. Thank you. In other words, pinili po kayo ni Vice President na maging Special Disbursing Officer. By trust and confidence po. Yes. Okay. Mr. Chair, as we can see, isa lang ang credential ni Mr. Farda upang siya ay piliin ni Vice President Sara para maging SDO. Ito ay dahil siya ay asawa ni Miss Sunshine. Alam naman natin ang position na SDO requires trust dahil malaki ang funds na involved. Grabe lahat ho ng pagsagot, lahat ng pagtanong. Scripted ho lahat. Pansin niyo ho itong si Ako. Pagka nagtatanong yan, medyo bardagol ho yan eh. Yung tipong paangas yan eh, di ba? Pero ngayon ho detalyado ho. Alam na ho nila ang sasagot nitong mga resource person. Meron na hong kaakibat na follow up yung mga tanong nila na yon at yung kanilang mga conclusion. Nakasulat na rin ho.
Anak ng toko. Dito, sinabi na rin ni Mr. Farda yun. For the case of DepEd, kay Mr. Farda, unang ibinigay ang confidential funds na umaabot ng mahigit 100 million. Mr. Farda, are you a regular employee within the meaning of our civil service? Mr. Chair, executive assistant po is also appointed po ng head of the office of the agency, considered po as a regular employee. Considered as a regular employee and therefore covered po ng civil service rules. Would you agree? Mr. Chair, hindi po ako masyadong maalam sa rules po ng civil service. So, can I ask someone? Kasi if you're a regular employee under our civil service rules, the fact that you are appointed in the DepEd as co-terminus with the Vice President and then Secretary of Education, are you trying to tell this committee that a co-terminus employee would be a regular employee within the meaning of our civil service rules? And if no naman, I think you would also be aware that under a joint circular,